Hi, good morning. Welcome sa ating panibagong aralin sa Aralin Panlipunan 10. Ang ating pag-aaralan ay ang kahalagahan ng kamulatan sa kontemporaryong isyu sa lipunan. Bakit nga ba mahalaga na malaman natin ang mga usapin sa ating paligid? Halina't ating alamin. Matapos ang aralin na ito, inaasahan ang mga sumusunod. Una, nasuri ang kahalagahan ng pagiging mulat sa kontemporaryong isyu. Pangalawa, maging proaktibong mamamayan na nakikibahagi sa mga isyong panlipunan. At panghuli, napahahalagahan ang kamulatan sa mga kontemporaryong isyu. Ngunit bago yan, magkaroon muna tayo ng paunang pagsubok. Huwag kang matakot sa pagsusulit na ito. Muli, layunin lamang nito na mataya ang dati mong kaalaman tungkol sa paksa. Nais ko rin na kumuha ka muna ng papel at ballpen at subukan mong sagutin ang mga sumusunod na katanungan. Maaari mo rin i-post ang ating aralin upang masagutan mo ito ng maayos. Bibigyan lamang kita ng 2 minuto para dito. Handa ka na ba? Sige, tayo na't magsimula. Basahin at unawain ang mga pangungusap. Lagyan ng check ang mga pahayag na nagsasaad ng kahalagahan ng kamulatan sa kontemporaryong issue. At X ang hindi. Una, paggamit ng malinaw at makabuluhang kaalaman tungkol sa mahahalagang kaganapan na nakaka-impluwensya sa mga tao, pamayanan, bansa at mundo. Pangalawa, paggamit ng kaalaman sa kontemporaryong issue upang higit na maging mapanurig sa sanhi o epekto ng mga pangyayari. Pangatlo, paggamit ng kaalaman sa kontemporaryong issue upang maging bias sa isang usapin o issue. Pang-apat, pagpapahalaga sa pagkakaiba-iba ng mga tao sa kanilang kultura, paniniwala at paggalang sa kanilang dignidad at karapatang pantao. Panlima, pagsisiyasat, pagsusuri ng datos at iba't ibang sanggunian at pagsasaliksik. Mahusay? Ngayon, tignan mo kung ilan na nakuha mong tamang sagot. Ang tamang kasagutan ay ang mga sumusunod. Una, check. Pangalawa, check. Pangatlo, X. Pang-apat, check. At sa panlima ay check. Ilan ang nakuha mong score? Mahusay. Kung nagkaroon ka man ng maraming mali, huwag kang mag-alala. Matutulungan ka ng mga gawaing inihanda upang mapabuti pa ito. Ngunit bago natin simulang pag-aralan ang panibagong paksa, atin munang balikan ang mga napag-aralan natin noong nakaraang araw. Isulat na lang ang sagot sa malinis na papel. Bibigyan lamang kita ng 2 minuto para sa ating balik-aral. Isulat kung isyong pangkapaligiran, isyong pangkalusugan, isyong pang-ekonomiya, at isyong panlipunan ang mga sumusunod na inilalarawan ng mga pahayag. Sige, maaari ka nang magsimula. Ngayon ay bibigyan lamang kita ng 1 minuto upang iwasto ang iyong mga sagot. Mahusay. Ngayon ay dumako na tayo sa ating paksa, ating pag-aralan ang kahalagahan ng kamulatan sa kontemporaryong isyu sa lipunan. Ano nga ba ang nakapaloob dito? Sa tulong ng makabagong akham at teknolohiya,
Malaki na ang naging pagbabago sa pamumuhay ng mga mamamayan. Halos araw-araw ay may mga bago tayong kaalaman na natututunan, gayon din ang mga kaalaman ukol sa mga kontemporaryong issue sa ating lipunan. Ang Pilipinas sa tangdaigdig ay humaharap ngayon sa iba't ibang issue. Halina at tuklasin natin kung ano-ano ang kahalagahan ng kamulatan sa mga isyong panlipunan. Una, paggamit ng malinaw at makabuluhan na kaalaman tungkol sa mahalagang kaganapan na nakakaimpluwensya sa mga tao, pamayanan, bansa at mundo. Halimbawa, ang kaalaman natin tungkol sa pandemyang ating nararanasan. Dahil sa mga kaalaman natin ukol dito, nagagawa nating ingatan ang ating mga sarili upang makaiwas sa sakit. Pangalawa, pagsusuri at pagtataya ng mga ugnayan ng sanhi at epekto ng mga pangyayari. Dahil din sa kaalaman natin sa mga kaganapan sa paligid, ating nasusuri ang sanhi at ano ang magiging epekto nito sa atin. Nabibigyan tayo ng sapat na kaalaman sa mga kaganapan sa ating paligid. Pangatlo, paggamit ng mga kagamitan teknolohikal at iba't ibang sanggunian para makakalat ng mga impormasyon. Dahil sa pagkamulat natin sa kontemporaryong issue sa ating lipunan, umuusbong ang ating interes na makakalat pa ng mga impormasyon sa mga napapanahong usapin. Kung kaya't gumagamit tayo ng mga kagamitan tulad ng gadgets at iba pang sanggunian upang lubos natin maunawaan ang mga nangyayari. Pang-apat, paggamit ng pamamaraang estadistika sa pagsuri ng kwantitatibong datos tungkol sa mga pangyayari sa lipunan. Hindi naman tayo basta-basta lamang naniniwala sa kung ano ang trending na usapin. Bilang isang responsabling mamamayan, inaalam natin ang mga bagay na pinagbatayan para sa mga usaping ito. Panlima, pagsasiyasat, pagsusuri ng mga datos at iba't ibang sanggunian at pagsasaliksik. Sa panahon natin ngayon, nagkalat na ang mga fake news. Kung kaya't isa sa kahalagahan ng kamulatan sa kontemporaryong issue ay ang pagsasiyasat at pagsusuri natin. Hindi natin basta-basta pinaniniwalaan ang mga bagay-bagay nang walang sapat na kaalaman ukol dito. Pang-anim, mapanuring pag-iisip, matalinong pagpapasya, mabisang komunikasyon, pagkamalikhain, at pagpapalawak ng pandaigdigang pananaw. Bilang isang individual, maging katangian natin ang mga nabanggit. Mapanuring pag-iisip at matalinong pagpapasya ang kailangan upang hindi tayo mapahamak, ganun din sa mga taong babahagian natin ng mga impormasyong napapanahon. Pampito, malalim na pangunawa at pagpapahalaga sa sama-samang pagkilos at pagtugon sa mga pandaigdigang suliranin. Halimbawa sa pandemyang nararanasan ng lahat sa panahon ngayon, paano ka nakikiisa sa ating pamayanan upang ikaw, ako at ang ibang tao ay maging ligtas? Mahalaga na maunawaan natin na ang pandemya ay hindi birong suliranin kinakaharap sa panahon ngayon. Sa pamamagitan ng pagiging mulat natin sa mga issue, ay nagkakaroon tayo ng mas malalim na pangunawa at napapahalagahan natin ang sama-samang pagtutulungan upang matapos ang suliraning ating kinakaharap. Pang-8, paggalang sa iba't ibang paniniwala, pananaw o punto de vista kahit ito ay naiiba o salungat sa sariling paniniwala o pananaw. Sa punto na ating maunawaan ang mga issue sa ating paligid, nakikita natin na ang opinyon natin patungkol sa mga bagay-bagay ay iba sa ibang tao. Halimbawa ay ang bagong batas na anti-terror law. May mga sang-ayon at hindi sumasang-ayon, ngunit sa pagiging bukas ng ating isipan ay natututunan natin igalang ang opinyon ng bawat isa. Pang-9, pagpapahalaga sa mga pagkakaiba ng mga tao sa kanilang kultura, paniniwala at paggalang sa kanilang dignidad at karapatang pantao. At panghuli, pag-iingat sa sariling kagustuhan at pagsasaalang-alang sa kagustuhan ng iba. Ito ay ilan lamang sa kahalagahan ng kamulatan sa kontemporaryong issue. Tandaan na ang kaalaman at karunungan
ay maaaring gamitin upang ikaw ay maging isang mabuti at kapaki-pakinabang na mamamayan ng ating bansa. Sa pag-aaral ng kontemporaryong issue, nalilinang tayo bilang isang mabuting mamamayan. Ilan sa mga ito ay ang mga sumusunod. Una, kaalaman sa sariling mga karapatan at tungkulin bilang mamamayan upang makalahok sa mga makabuluhang gawain para sa ikabubuti ng pamumuhay ng pamayanan, bansa at daigdig. Pangalawa, pangunawa at paggalang sa mga batas at alituntunin upang maituguyod ang pagkakaisa, pag-unlad at pagkakaroon ng kapayapaan sa ating bansa at sa buong daigdig. Pangatlo, pangunawa sa iba't ibang aspekto ng mga suliranin at issue ng ating lipunan, geografiya, ekonomiya, kultura, pamahalaan at pansibiko gamit ang kasanayang nalinang sa pag-aaral ng iba't ibang disiplina. Pang-apat, pagpapahalaga sa sama-samang pagkilos bilang isang bansa at pagtugon sa mga pambansa at pandaigdigan, suliranin. Panlima, masidhing damdaming makabayan, makatao, makakalikasan, at makasandaigdigan na nag-uudyok upang maging produktibo at makatulong sa paglutas ng mga suliranin sa kasalukuyan at pagpapanday ng maunlad at mapayapang pamayanan, bansa at mundo. Pang-anim, aktibong pagganap sa mga gawain at tungkulin dapat gampanan sa tahanan, paaralan at pamayanan. Mahusay, binabati kita sapagkat natapos mo ng pag-aralan ang kahalagahan ng kamulatan sa kontemporaryong issue sa ating lipunan. Halika at masigit mong palalimin ang iyong mga natutunan. Muling alalahanin ang iyong mga kaalamang natutunan mula sa ating paksang tinalakay. Mangyari magtala ng iyong mga napag-alaman mula sa paksang ito gamit ang blank chart. Bibigyan lamang kita ng 5 minuto para dito. Sige, maaari ka na magsimula. Mahusay, karagdagan. Alam mo ba na ang kaalaman mo ukol sa temporaryong issue ay magagamit mo upang ikaw ay maging isang responsableng mamamayan? Maaari mo itong bahagi sa mga mahal mo sa buhay upang sila ay maging mulat din sa mga kaganapang napapanahon sa inyong kapaligiran. Ang pinakahuli, hindi lang dapat matapos sa aralin ang ating tinalakay. Dapat ay alam din natin kung paano natin ito pahalagahan. Mahalagang maunawaan mo sa yugtong ito na napakahalaga ang pagkakaroon ng higit na kaalaman sa mga kontemporaryong issue na kinakaharap ng bansa. Mula sa iyong mga natutuhan, ilahad ang iyong mga pansariling nararamdaman mula sa paksang ito gamit ang heart chart. Sige, maaari ka na magsimula. Iyong paligid. At mas magkakaroon ka na ng interes sa mga usapin sa iyong paligid. Muli, binabati kita sa pagtatapos ng ating aralin para sa araw na ito. Ang mga ginamit na materyales gaya ng kwento, awit, video, larawan, tatak, tatak pangkalakal at iba pang may kaugnayan na uri na ginamit sa kagamitang pagkatuto na ito para sa layuning pang-edukasyon ay pagmamay-ari ng mga orihinal na may karapatang ari sa mga nabanggit. Hindi inaalis ng may akda ang anumang karapatang mayroon sila at walang hangaring ang kining ang mga ito. Ngayon ay maaari mo nang kuhain ang iyong worksheet para sa mga karagdagang pagsasanay at sagutan ng mga panapos na pagsusulit. Hanggang sa ating susunod na talakayan, paalam!